Mamen, mamen. Pag itong version ni mamen na ganyang-ganyang luto ang tinira mo, mamen, eh matik na yan. Doblihin mo na yung sinaing mo. Walang halong biro, mamen. Kahit ako, dinoble ko yung kain ko kanina, mamen. Ayan yung gatang manilaw-nilaw, oh. Habang nagtatrabaho kasi ako, nagbabrowse ako ng mga video, may napanood ako na ginatang si shrimp na may sitaw at kalabasa, kaya naman akin ang tinira. Pero dinagdagan ko ng alimasag para mas rapsa. O kaya tara, samahan niyo ako, bili muna tayo. Ayan nga, men, kinuha ko agad yung pitaka ko, sombrero ko, para makapalengke na tayo. Mabilisan lang tayo mamalengke, dala ko si Paleng, para naman tayo ma-ehersisyo sa umaga, na bulbulul-bulul-bulul-bulul pa. Ayan nga, hindi to'y palengke, siguro mga 2 kilometro lang layo. Siyempre, mag-iikot-ikot muna ako. Para at least naman maka 15 minutes ehersisyo. Ayan, nabili ko na yung shrimp, nilagyan ko na rin na alimasag, mamen. Tas yan, gata, dinoble ko na kasi gagawa rin tayong palitaw. At yung gulay, nabili ko na rin, mamen. Diba? Siyempre, nandito na rin tayo. Lagi tayong huwag makakalimutan magpasalamat sa kanya. Yan, daan-daan tayo sa simbahan, mamen. Pasalamat sa mga blessings. O, sinama ko kayo lahat sa panalangin ko dyan, ha. Ayan na nga ako, natutuwa na kasi. Magluluto na ako, mamen, ang favorite part of the day ko. Hindi ko ba alam, talagang hilig ko na yata yan simula bata ako. Kaya ngayon, mabalik tayo. O, sinimulan ko lang yan sa paggisa ng mga aromatiko, mamen. Masasabi ko, kompleto aromatiko nito. Luya, sibuyas, bawang at kamatis, mamen. Pero kayo, kung wala kayong kamatis, okay lang din naman. Alam ko naman eh, mahal ang kamatis ngayon. Dito nga sa amin eh, 140 ang kilo, mamen. So ayan nga, ginisa-gisa ko lang siya, alam nyo na yan. Tapos kapag gisado na yan, ang unang ilalagay natin dyan, mamen, ay yung mga ilang pirasong alimasag na binili ko. Pero bago yon, naglagay na ako ng onting kalabasa. Bakit? Kasi masarap yan pag natunaw sa sarsa, mamen, sa gata. Yun nga pala, ha? Kung nanonood ka dyan, baka pwedeng pa i-comment mo kung saan ka nanonood ngayon at kung anong oras na dyan, para naman malaman ko yung timing ng video ko. Habang pinapamintahan ko yung alimasag at nalagyan ko ng patis, mamen. Tapos yan, nilagyan ko na rin ng chicken powder para talaga sagat sa umami, ma-flavor kumbaga. Kasi hahalo sa sarsa yan, mamen. Kaya noonting sangkot siya, nilagay ko na rin yung hipon ng mga 10 piraso yata. Ayan, mamen, mahal eh. Importante dyan, humalo sa sarsa. At yan, nilagay ko ng siling labuyo para may onting sipa, mamen. Yan. Ang sarap pa naman na sabaw nito kasi purong gata talaga yan. Taka yung onti lang ng pangalawang piga. Ngayon, ganun nga sinasabi ko, kayo na bahala sa dami ng inyong sarsa. Tutal, kayo naman magtitimpla ng alat ang pampalasa niyan, di ba? Pero huwag niyo tutubigan masyado, ha, kasi mawawala yung essence ng gata. Ay, nilalagay ko na nga yung mga gulay niyan. Kalabasa, sitaw at sile. Mga ilang kulo na lang yan. Lutong-luto na yan, mamen. At yan, nilagyan ko na rin ng asin. At mamen, kung nanonood ka pa dyan habang pinapalambot ko tong gulay ko, baka pwede mo naman paki-like and share tong video ng shrimp and alimasag sa gata natin na may sitaw at kalabasa para naman malaman ng iba kung gaano kadali lang tirahin yan, mamen. O yan, mga after 2 minutes, tinakpan ko nga siya ulit. Ayan. O, 2 minuto na lang yan, mamen. Goods na yan. Kaya naman, ilalagay na natin yung huling gulay. Pampa-healthy. Pampagatas, mamen. Ayan, dahon ng malunggay. O, paano kainan na? Isisigaw ko na. Rapsa, mamen.